So, luto tayo guys ng dinuguan. Lagay tayo ng oil. Onion. Garlic. Lagyan na natin yung pork. So, i-share lang muna natin siya ng konti bago natin siya lagyan ng pickle. Ako lang mag-add ulit ng konting ginger. Lagay na tayo ng patis. 1 tablespoon lang. Yan, lagay na natin yung 1/3 cup ng vinegar. So, hindi ko siya kakaluin. Hayaan ko lang muna siyang mag-boil ng mga 3 to 5 minutes since nalagay ko na yung vinegar. Then maglalagay na ako ng 1 cup water. Iko-cover ko na siya para ma-simmer na siya. Tsaka natin ilalagay yung pork blood. Isi-simmer ko siya na 15 to 20 minutes. Low heat. So, ayan, malambot na siya. Lagay na natin yung pig blood. Lagay na natin yung pig blood, guys. Pero, eto, bago ko ito nilagay kanina, nilagyan ko na siya ng vinegar. So, konti-konti lang. Mamaya isa, lalagay na rin natin yung sealing bag. Then, add tayo ng sugar. 1 tablespoon to 2 tablespoon. Coco sugar yung nilagay ko, guys. Coco sugar. Lagay na natin yung ginagay. Then, lagay na natin yung siling haba or long green chili. Yung pork, bago ko siya sinear guys, nilagyan ko ng salt and pepper. Yun na. So yan, haluhaluin lang natin hanggang sa maluto yung blood niya. And i-adjust mo na lang yung salt and pepper, depende sa gusto mo. And of course, yung sugar. Hindi ko na in-slice yung sili kasi yung sukang nilagay ko maanghang. So, yan, nangangamay na siya, guys. So, nakakagusto mo na ngayon. So, yan, simmer lang natin ng 10 minutes pa and
plating ko na 'to. Kailangan natin guys pag plating na since wala naman ang idadagdag, okay na yung lasa at saka amoy ka. Ang amoy ko okay na eh. So plating na natin 'to. Yan, 10 minutes na. So tikman natin kung kailangan mag-add ng salt and pepper. Pero sa tingin ko okay na 'to. Dapat laging malinis ang spoon. Upang hindi ko malasahan sa sulit. Lagyan muna natin kung tapo. Plating na, plating.